August 28, 1963, formal na binuksan sa publiko ang Evergreen Point Floating Bridge na nag-uugnay sa Mont Lake at Evergreen Point sa estado ng Washington sa pangunguna ni Washington Governor Albert Rossellini. Nang dumami ang bilang ng mga sasakyan at nagsimulang sumikip ang daloy ng trapiko sa pagitan ng Seattle at mga kalapit nitong mga lugar ay nagkaroon ng pangailangan para sa pagtatayo ng karagdagang tulay. Pinabura ni Governor Albert Rossellini ang paglalagay ng tulay na mag-uugnay sa Mont Lake at Evergreen Point. Sinimula ng konstruksyon ng tulay noong 1960 at makalipas ang 3 taon ay opisyal itong binuksan para magamit ng mga motorista. Ang bahagi ng tulay na nakalutang sa tubig ay may distansyang 7,578 feet o 2,310 meters. Ang tulay na tinatawag ding State Route 520 ay may 33 pontoons, 58 anchors at mayroon ding movable midsections. Umabot sa mahigit $20 milyong ang halagang nagastos sa pagpapatayo ng Evergreen Point Floating Bridge. Taong 1988 ay binago ang pangalan ng tulay at ginawang Governor Albert D. Rossellini Bridge bilang parangal sa dating state governor. Makaraan naman ng 5 dekada sa serbisyo ng tulay ay nagpasya ang mga kinauukulan na ito ay palitan at magtayo ng panibago. Noong 2016 ay binuksan sa mga motorista ang bagong tulay at pinanatili ang pangalang Governor Albert D. Rossellini Bridge. Samantala, ang lumang tulay ay permanenteng isinara noong 2016 at pagkatapos ay tuluyan na itong dinimolish ng mga otoridad. Ang bagong Governor Albert D. Rossellini Bridge ay kinilala ng Guinness World Records bilang world's longest floating bridge at ito ay mas mahaba ng 130 feet sa dating tulay.